Triple A. Live. Triple A Live! Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng kaalaman sa edukasyon upang magbigay liwanag at gabay sa ating mga mag-aaral at magulang. Where your academic goals will be advanced and achieved. Triple A Live! Lilinang ng inyong talento at huhubog ng inyong husay upang magtagumpay sa karerang tatahakin. Triple A Live! At ngayon, narito ang guro ng bayan, Attorney Amihan April Alcazar. Sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig. Ito po ang Triple A Live dito sa Katipunan Channel tuwing Merkules, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. So for tonight, we have our guest, somebody who's from the field of engineering. So yung mga estudyante po natin dyan na gustong mag-ininyero, nako, definitely iidolohin nyo yung aking bisita ngayong gabi. Okay, let's welcome Engineer Romeo V. Bawa Jr., PECE, Professional Electronics Engineer. Magandang gabi po, Engineer Bawa. Yes, good evening po, Ma'am Amihan Alcazar. Magandang gabi po sa inyo. So natutuwa naman ako at nakarating kayo dito sa ating programa. Triple A Live is where your academic goals are advanced and achieved. So kung ano po mga plano natin sa ating karera, magkakaroon po tayo ng mga diskusyon para mabigyan kayo ng gabay para yun ay maging isang katunayan para sa inyo. So for tonight, we will be discussing about the field of engineering and specifically, what is electronics engineering? So Engineer Bawa, can you just tell us briefly, ano nga ba ang sinasabi nating field of study ng engineering? First, i-define ko muna yung the word engineering. The word engineering is the application of scientific study into industry. Now, specific sa electronics naman, electronics is the study of electron behavior. So yon sa amin kasi sa electronics engineering, pinag-aaralan dito yung behavior ng electron na pwedeng i-apply sa circuit. Then kung sa circuit yan, pwedeng i-apply for communication and then sa mga semiconductor equipment. Okay. So bigyan nga natin ng pansin yan kasi it would seem that in the modern age, electronics is ubiquitous. Parang hindi mo ma-imagine na ngayon mabubuhay tayo sa isang modernong buhay na walang electricity. Tama ho ba? Yes, opo. Okay. So pag sinabi mo namang electronics engineering, so sinasabi mo behavior of the electrons, anong kailangang malaman ng mga estudyante para sila ay magkaroon ng curiosity or gusto nilang malaman tungkol dun sa field nyo of electronics engineering? Actually, yung binanggit ko kanina medyo malalim, no? Medyo, sabi ko, electron behavior. Kasi sa circuit, for example, pinag-aaralan dyan yung flow ng electron sa isang circuit. For example, sa simple resistor. So, doon makikita nyo na may flow ng electron, may voltage, may resistance. So, doon na formulate namin yung isang law na tinatawag na Ohm's law. Then, paano mag-behave yung electron sa isang capacitor or sa isang inductor and sa isang semiconductor? So, yun. Pinag-aaralan namin. So kung gusto natin talagang maintindihan kung ano yung mekanismo, halimbawa mo na para sa elektrisidad na ating lahat na tinatamasa, di ba? Parang tayo ay modernong buhay, kailangan talaga ng electricity. Tama ba na ang kailangan nilang pag-aralan ay electronics engineering? Yes, opo. Okay. At maraming application po yan. No? So yung binabanggit ko is a basic electronics. Yun yung pinaka-foundation. Pag nalaman mo kasi yung behavior ng electron sa isang circuit, maiintindihan mo naman yung mga iba pang circuit na, for example, power supply, amplifier, communication circuit, at mga iba pa. So, sa electronics engineering kasi maraming field, no? Actually,
unang-una, yung part ng electronics, yung semiconductor. Next, yung communication. Yan, telecommunication, broadcast engineering, acoustics. So, even yung biomedical engineering kasama rin yung sa electronics. Okay, so tingnan nga natin at isa-isahin natin yung mga sinabi nyo, sir. So, yung sinabi nyong semiconductor engineering, ano ba yung ginagawa natin pag tayo ay may semiconductor industry or company? Sa semiconductor, yan, pinag-aaralan natin yung tinatawag na microelectronics. So, yun. Maliliit, yes. Gumagawa tayo ng mga microchip, nagde-design tayo ng microchip. Ang ginagamit natin sa mga semiconductor material, like the silicon and germanium. Na yung silicon, for example, silicon, kapag yan ay dinesign mo, pwede ka makabuo ng isang microchip na ginagamit natin for microprocessor na ginagamit sa computer. Okay. So yung sinutukoy ko na so without semiconductors, hindi ka makakagamit ngayon ng computers, tama yes, ho ba? Okay. Okay. Secondly, syempre ayan, siguro lahat ng ating mga viewers gustong-gusto nilang gumamit ng cellphone. How about communications engineering? Yes, sa communication engineering naman, pinag-aaralan kung paano nagpo-propagate yung signal from one point to another. Ah, yun ba yung tinatawag na reception? Yes, reception and transmission of signal. So for example, sa using mobile phone, yan pinag-aaralan din natin kung paano natatransmit yung data. For example, nag-text ka, paano na natatransmit yon to through airspace then nare-receive ng isang receiver, ganon. So dumadaan niya sa maraming proseso. Pagka-send mo, dumadaan sa mga cell site yan, dumadaan sa switching exchange, then ibabato uli sa cell site, then ibabato doon sa kausap mo. So ganon ka... Kahaba pala yung proseso. No? So, anong pagkakaiba nun dun sa telecommunications naman nung sa communications? Ito ba isang specific or particular na type ng communications? Particular na area ito ng communication. Yung communication kasi napaka-broad nun. Kasi pag sinabing communication, pwedeng broadcasting, pwedeng telecommunication, pwedeng cellular network, pwedeng local area network. So, marami. So, yun po siya. So, pag sinabi mo naman broadcasting, halimbawa mo tonight, di ba tayo ay na-air live sa Katipunan Channel, hindi ba yun ang broadcast engineering? Yes, opo, yun yun. Sa broadcast engineering, pag sinabing broadcast, one-way communication lang eh. From one point to another, hindi siya two-way. Broadcast lang siya. So, hindi siya interactive, di ba? Yes, simplex system siya kung tutusin sa type ng communication. Unlike telephone, two-way system siya. Kapag yung receiver, pwede rin siya maging transmitter. Parang ganun. So, two-way sender, communication. Hindi ba? Yes, okay. And finally, yung na-mention mong acoustics engineering, paano naman yun? Kung mahilig ba akong kumanta, kailangan ko ba yun? Yes. Yun naman, yung about sa acoustics engineering, pinag-aaralan dyan yung behavior naman ng sound signal. Kung paano nagtatravel yan sa mga surface or sa mga material. For example, sa simpleng wood, paano ang behavior ng sound sa wood. So may absorption coefficient na tinatawag yan eh. Kung paano kung ilang seconds na absorb ng isang material yung sound. Kung nare-reflect kaya ba niya. Kaya pala sinabing sound is faster than the speed of light. Tama ba? Or baliktad ata. Yes, okay. Apa. And finally, siguro yun ang pinaka-importante sa atin ngayon dahil nga nasa pandemya tayo. Yung minention mong biomedical engineering, ano naman ang kinalaman nun sa atin ngayon? Yes, sa biomedical engineering, yun yung, for example, example ko lang na para madaling maintindihan ng mga audience natin, is yung x-ray. So, tama, lahat x-ray. Tayo nagpapa-x-ray. So, isang part yan ng pag-aaral sa electronics kung paano na by using sound, no? Sound waves lang siya pero nakikita niya yung image. Yan. Diba? Kasi kailangan malaman yung sa lungs natin. Meron din tinatawag na gamma rays. For example, kung paano tunawin yung tumor sa utak using gamma rays lang. Hindi nabubuksan yung skull mo, kundi gamma rays lang. Tapos makikita na so, siya. Part pa rin ng electronics engineering po din. Okay. So napakalawak talaga pala nitong electronics engineering. So mga mahal nating magulang and especially sa ating mga estudyante ngayon, kung meron talaga kayong interest dito sa electricity or sa electronics, nako, tingnan nyo ang study
ng engineering baka magustuhan nyo. So kung ikaw ay isang estudyante at iniisip mo nga na magiging engineering student ka, anong mga kailangan mong ipapara sa sarili mo para ikaw mag-aral na maging isang inhinyero kagaya nyo? Ah, yes. Ang number one, dapat magaling ka sa math. Nako, mga estudyante, mag-aral na kayo. Elementary and high school pa lang kayo kung gusto nyo maging engineer, yes, ma'am, ng math. Yes, ma'am. Kasi ibahin ko tong electronics engineering kaysa sa ibang course ng engineering. For example, paano siya pagkakaiba? Kasi for example, huwag magagalit ng mga civilized or civil engineer. Pang-asal namin yan sa mga civil engineer. Na sinasabi yung civilized sila. At kayo ay uncivilized ba? Oh, yes, ma'am, parang gano'n. Pang-asar namin yung pag may seminar, mga civilized engineer. Kasi pag sinabi ng civil engineer na 90 degrees, kita-kita mo kasi 90 degrees. O ayan, pag naglina ko, 90 degrees ba yan? Or 45 degrees ba yan? Pero sa electronics engineering, particularly sa yan, mga electromagnetics, may tinatawag din kami 90 degrees out of phase, mga ganyan. So, hindi nakikita yon. So, ganun yung pagkakaiba. Isa sa mga pinagkaiba. Yes, kinocompute namin yung hindi namin nakikita. Which is, yan yung napakahirap na part sa amin. Yun nga, hindi mo nakikita pero may computation ka. Di ba fantastic, yes, naman yun, mga magulang at mga estudyante? Yes, ma'am. Okay, so unang-una muna math. Ngayon, ano naman ang magiging karera mo kung sakasakali nga sila ay makatapos ng engineering at specifically for electronics engineering? Yes. Saan ka pwede magtrabaho? Yun nga yung nabanggit ko kanina, no? So, simple electronics lang yan, pag-aaral sa electronics, pero maraming areas yan. Pwede ka mapunta sa pwede ka maging broadcast engineer, pwede ka maging isang telecom engineer, pwede ka rin maging semiconductor engineer, mga ganyan. Sa mga R&D engineer yan. Yan yung mga napupunta sa mga semiconductor company. Eh. Mm-hmm. And then, pwede rin sa mga biomedical engineer yan. So, okay. Yun po. So, ang daming palang pwedeng puntahan. Okay. So, sa ating mga estudyante, anong masasabi mo, Engineer Bawa, para bigyan mo naman sila ng encouragement? Malay mo, madaming gustong maging inhinyero at professional electronics engineer pa na kagaya mo. Ganito yan. Actually, kahit bata pa lang, makikita mo na kung saan papunta yung tadhana, parang gano'n. Makikita pa lang bata pa meron lang. Meron kasing potential. May potential sila na magaling sila sa ganun, pero hindi nila alam yon. Ang palatandaan kasi dyan, yung unang-una, magaling ka sa pattern, magaling ka sa math. Okay. Yan talaga ini-emphasize ko. Yung mga tinitingnan. Yan. Tapos, magaling ka sa music. Actually, ganun, no? Hindi natin namamalayan, pero yung pala, yung mga ganong karakteristik, pwede kang maging kasi engineer. Kasi may pattern pala, yung music kasi and rhythm. Naku, yung mga magaling pala dyan kumanta, musikero. Malay nyo, baka maging inhinyero din kayo. Pero syempre, kailangan nyo mag-aral ng mabuti. So, yes, pag sila'y nag-aral ng engineer, paano naman sila magkakaroon ng license? Anong gagawin nila? Sa license naman, after ng 5 years na pag-aaral nila sa kurso na or yun, ngayon ata ay 4 years na lang, engineer, diba? 4 years na, no? So mag-undergo sila ng review ng 6 months, no? O 5 months, mga ganon. Lahat yan, pag-aaralan nila, babalikan nila uli. Lahat ng mga topic na pinag-aaralan nila during ng 4 years na, ano? So mag-undergo muna sila ng review. Then, may board exam yan na 3 days. Wow, 3 days. Ano ba yan? Sunod-sunod na 3 days? Yes, ma'am. Sunod-sunod. Yung first day nga niyan, math, sunod yung electronics, sunod yung communication. Wow, so talagang matindi pala ha, tatlong araw na sunod-sunod ang examen. And syempre, pag nakapasa ka naman, kagaya mo, professional pa, so paano ka naman magiging professional electronics engineer? Okay. Parang it would seem, di ba, pag may driver's license ka, yun na yung electronics engineer ka. Pero pag naging professional electronics engineer ka, ano naman ang pwede mong gawin? Ayan, linawin ko lang, no? Yung una kasi, pag katapos mo ng course na ECE, that is 4 years. Dati kasi sa amin, 5 years yun. Oo, ngayon nga, 4 years na lang kasi may senior high school na. After na makapasa ka sa board, then dapat may experience ka na 7 years, no? Pwede ka maging industry practitioner or sa academe.
So pag naka 7 years ka, pwede ka na mag-take ng professional electronics engineering. Mm, so yeah, both the theoretical aspect and the practical application. Yes po, and how about in your case? Kasi academician din kayo, nagtuturo din kayo. Yes, so paano naman ang gagawin nyo para kung merong mga magagaling na engineer na kagaya nyo na gusto namang ipamahagi ang kanilang kaalaman doon sa education at sa specifically for the sector of engineering, anong dapat nilang gawin? Ayun. Pag napunta naman kayo sa mga academe or sa yan sa pagtuturo, no? So dapat mag-undergo din sila sa mga masters, no? Dapat may degree din sila sa masters, then pwede rin sa yun nga sa doctoral. Yun po. Wow, okay. Mm-hmm. So may masters na, may doctoral pa, yes, may mm-hmm professional pa. Yes, so po, nahilo po na ba kayo? Parang mathematics din yan, ha? Mga titulo mo. Okay. Yes, so ano naman ang masasabi mong encouragement and motivation para sa ating mga magulang at mga anak natin kung sakasakaling gusto nga nilang maging inhinyero bilang panghuling salita mula sa'yo? Okay. Sa mga magulang, no, kasi ako, hinayaan lang ako ni tatay ko, no, kung ano yung hilig ko talaga. Bakit sirani ko ka ba noon dati? Actually, mahilig talaga ako sa music. Mahilig talaga ako sa music. Okay. Pero, ang isa doon, magaling din ako sa math. Okay. Music and math. Yes. Okay, scaling kasi yung music. So, pag nakita niyo yung anak niyo na gano, may potential yan maging engineer. Inexample ko sa sarili ko, pero nakikita ko, nung ngayon nagtuturo ako, nakikita ko yung gano'n yung pattern ng mga nagiging engineer talaga. Mm. Mahilig sila sa math, mahilig din sa music. So, okay, ganun siya. So, more on left brain siya. Parang okay, ganun. So for those who are left brain oriented, yes, math and music ang hilig nyo, mga bata, mga magulang, take note. So we'd like to encourage everyone to explore the field of engineering and specifically kung meron pa kayong interest sa mga electronics and communications, why not seek guidance and gain more knowledge about electronics engineering. So Engineer Romeo V. Bawa Jr., Master's in Electronics and Communications Engineering, Professional Electronics Engineer. Thank you so much for gracing our program for tonight. Magandang gabi po sa ating mga nakikinig at sumusubaybay sa ating programa. Ito po ang AAA Live sa Katipunan Channel tuwing Miyerkules, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. So for today, the topic is Information Technology and Computer Sciences. Yes, nako, hot na hot ata itong mga sector na to. Kaya ang ating makakasama ngayon ay isang eksperto sa mga larangan ng fields na nasabi ko na. So Dr. Melquiades Sibumet Jr. is the head of the Management Information System of the Pamantasan ng Lusod ng Pasig and also a former dean of the College of Computer Studies. Welcome, Dr. Sibumet. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ngayon. So, salamat po, Dr. Alcazar, sa introduction mo sa gabing ito. Okay. So ngayon, ang dami nating mga papag-uusapan. So unang-una, Sir Mel, pwede bang ipaliwanag mo muna sa amin ano yung tungkol sa information technology at ano ba'y kahalagahan ngayon sa ating mga millennials, especially nitong information technology? Ang information technology ay in-demand course sa taong ngayon kasi alam naman natin ng ating kasalukuyan ay papunta na sa paggamit ng iba't ibang technology na katulad nga ng computers. Marami na sa atin ngayon ang inline na sa paggamit ng cellphone. Mga maliliit pa lang yung mga bata ngayon. Very knowledgeable na sila sa paggamit ng mga gadgets na to. Kaya yung information technology na course, mapapansin natin, ito yung pinupuntahan ng mga estudyante na gusto nilang ito ang kanilang kunin kasi nga alam nila pagka natapos nila ang kursong ito ay malaking may tutulong nito sa kanila kasi mostly lahat ng mga ginagawa natin ngayon, mga transaction ay online based, so lahat ng mga dinidevelop ngayon ng mga system, di ba, ay gumagamit na ng mga computers. So makikita natin na talagang sa panahon ngayon, ang information technology ay ang
gustong kunin na kurso ng mga estudyante. So, tungkol nga dun sa information technology, so pwede bang sabihin mo sa amin kung anong mga pinapag-aralan dun sa kurso ng information technology? Sa information technology, may dalawa silang pwedeng pag-igihan dito pagkakinuha nila. Kasi pwede kang maging inline sa pag-develop ng systems kung medyo magaling ka mag-program. Pwede ka dito mag-concentrate, mag-focus ka more on programming. Kung hindi naman, pwede ka rin sa hardware. Kasi dito, pinag-aaralan din dito yung mga computers, paano mo sila i-assemble, i-disassemble, yung networks, paano mo i-interconnect yung mga computers, di ba? May mga networking devices na ginagamit dito. So, kaya mostly meron ka dalawang option talaga dito sa pag-take ng information technology. Kaya, makapili ka talaga. At isa pa, meron ding pwede silang pag-iihan, yung pag-develop naman ng mga ano, ng mga websites. Yan, kung magaling ka naman sa design, graphics, pwede mo rin kunin yung mag-concentrate ka dun sa pag-develop mo ng mga designs. So, ibig sabihin ba, sir, dahil mahilig sila ng gaming o mahilig sila sa computer games, pwede na silang mag-aral ng information technology? Anong mga kailangan na mga skills or abilities ng mga estudyante para sila ay kumuha ng course ng information technology? Advantage to kung naglalaro talaga sila ng games, kasi sa paglalaro talaga ng games, nade-develop na yung pagiging pag-strategize nila, nade-develop din yung focus nila tsaka yung concentrate nila dun sa pag-develop ng mga programs. Kaya parang stepping stone din to yung paglalaro ng games. Kasi this way, di ba, ginagamit nila yung mga gadgets, gumagamit sila ng computers, nagiging knowledgeable sila dun sa paggamit nun. Kaya masasabi ko na isang part din yun para maging inline ka at maging interested ka talaga dun sa course na information technology. At kailangan saka, bang magaling sila sa math and science? Isa kong requirement din yun kasi pagka sa information technology, lalo na kung inline ka talaga sa programming, may mga logic decision na kailangan mong gawin, di ba, pag nag-develop ka ng programs, kailangan talagang ano, merong at least knowledgeable ka dun sa, magaling ka sa math, science. So, pag sila ay nag-aral ng course ng information technology, ano naman kaya ang magiging karera nila? Ano pong mga trabaho ang ginagawa ng isang graduate ng information technology? Actually po, napakarami talaga ngayon na pwede nilang puntahan pagka-graduate nila ng information technology. Yun nga, kung more on programming sila, pwede silang maging programmer, pwede silang maging database admin, yan, system administrator sa isang company, or pagka more on networks naman, or hardware ang kanilang pinag-igihan, pwede naman sila maging network administrator. Pwede rin silang, hindi siya, mag-start sila as network technician. Then eventually, habang tumatagal at nagkakaroon sila ng maraming experience sa network, ay makarating din sila dun sa pinaka-mataas na posisyon, lalo na ngayon, yung network security. Yan, very important sa information technology course kasi nga alam naman natin na mostly lahat ng ginagawang transaction ay online na. Kaya napaka-importante ngayon yung security. So ano naman ang pagkakaiba ng information technology na course dun sa computer sciences naman na tinatawag? Ang pagkakaiba nila kasi pagka information technology ka, marami kang option na pwedeng puntahan, okay. Di ba? Web, yan, pwede rin programming, pwede rin hardware network. Pag computer science kasi, more on development sila ng systems and programs. Okay. Kaya dito, nakapokus talaga sila sa pag-develop ng mga systems. Kaya medyo mahirap din yung course na to kasi kailangan talaga yung analysis mo sa particular system, medyo malalim. Kasi magbibigay ka ng innovation, improvement or enhancement. So ano rin skills ang kailangan naman ng mga bata kung sila ay mag-aaral ng computer sciences? Sa skills na kailangan, syempre, kailangan yung computer skills mo. At the same time, yung science and technology, yan, dapat medyo
yung knowledge mo doon. Malalim, sama, kasi more on logic analysis talaga, ma'am. Pagka ganun. Kaya kasama itong dalawang course na to sa tungkol dun sa STEM, Science, Technology, Engineering, and Management. Kaya ang ating senior high school ngayon, meron ng in-offer na ganun academic track na STEM. So kung computer science graduate ka naman, paano naman ang mga trabaho na hahanapin mo? Yan. Para sa computer science, medyo ito yung mga in-demand din na work na pwede nilang puntahan. So pag programmer, yan, system analyst ka, then at the same time, you will be designing programs. So ito yung mga ano, mga work na talagang kailangan ngayon at in-demand. Kasi mostly, ginagawa ng automated ang mga transaction natin ngayon. So para maging automated to, may mga tinidevelop na system para yung mga transaction na ginagawa natin online ay yun nga, maging mabilis. Kaya mostly, nagiging programmers na talaga sila, system analyst, and kung habang tumatagal, na po-focus sila sa iba pang ano, more on programming skills na mga work. So, mga magulang at ating mga estudyante, so narinig nyo ang mga paliwanag tungkol dun sa course na Computer Sciences and Information Technology. Ang sektor ng teknolohiya ngayon ang pinaka-hot na masasabing natin. That's the zeitgeist, or yan ang trending talaga sa ngayon na kurso. Kasi nga sa pangailangan natin ngayon, sa gitna ng pandemya, lahat tayo gumagamit ng teknolohiya. Yung simpleng cellphone, madami na siyang magagawa. Kaya nga siya, smartphone. So, ano masasabi mo, Dr. Sibumet, dun sa mga mag-aaral na gusto nila mag-aaral ng either information technology or computer science? Paano sila magpre-prepara at makapasok sila sa mga kurso na ito? Ang masasabi ko lang sa mga interested talaga sa kurso ng information technology or sa career ng computer ay dapat pag-igihan nyo pa lang sa una yung subjects nyo sa mathematics, sa science, kasi yan talaga yung magiging foundation nyo para maging mahusay kayo sa larangan ng information technology. Ang isa pa, kung ano yung interest nyo, especially ngayon, kung as in your early stage of life, sa habang lumalaki kayo at nagiging interested kayo sa paglalaro, yan, mga games, yan, nade-develop din yung thinking and analysis skills nyo. So, mas maganda, ipagpatuloy nyo to. Kasi dito, madidevelop yan. Tsaka yung interest nyo sa computers at tsaka sa technology. Kasi by reading all the innovation, dun mag-i-start yung interest nyo para mag-pursue ng career ng information technology. Yan. So, narinig nyo sa ating eksperto tungkol sa information technology and computer science kung bakit napakahalaga ngayon yung sector na to at kung bakit nagkakaroon ng malaking demand para sa karera sa information technology and computer science. So, maraming salamat, Dr. Melquiades Sibumet Jr. sa inyong oras. So, muli, ito ang AAA Live sa Katipunan Channel, where your academic goals are advanced and achieved. So sa huling pagsasama natin, sa susunod. So maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, viewers and listeners. Welcome to AAA Live, where your academic goals are advanced and achieved. Here at Katipunan Channel, airing every Wednesday, 7 to 8 in the evening. So today, we will be speaking about students, and specifically for college and university students and their welfare. I'm happy to be joined today by a specialist in this area, Professor Mark Anthony, MA, Certified Student Affairs and Services Specialist. Good evening, Professor Latasa. Good evening, ma'am, and thank you for having me here in your program. Yes, in our program, we are going to be focusing on all the concerns of the education sector and on the specific topics that we have for every episode. So today I wanted to really focus on asking you about student affairs and services. What are the concerns of the offices and why students should be aware of the functions of your office? Can you tell us specifically what are student affairs and services all about? Good evening, everyone. So student affairs and services
under the Commission on Higher Education mandates all the school to have this office or department. And under the Student Affairs and Services, there are three major offices. One is the Student Welfare Office, where composed of guidance and counseling, placement and gender and development, and of course, our orientation program to our freshmen and to our parents, student of the student. And of course, we have also the Student Development Office, composed of student leaders, programs, leadership training, student discipline, and student publication. And the third one is the Institutional Student Program and Services, which under is the Admission Office, the Scholarship, the Health Services, the Cultural Development, Sports Development, and other related programs. So it's really a multi-functioning office, definitely. So many aspects of student life are very much affected by those functions of Student Affairs and Services. How did you become a certified Student Affairs and Services specialist in the first place? Actually, it's a training, okay? It's a 54 hours training under the scholarship of CHED, or the Commission on Higher Education. And the organization that promotes or conduct this training is the Philippine Association for Student Affairs and Services, which is a CHED recognized organization. And after they got the scholarship from CHED, so all Student Affairs and Services practitioners invited to this training, which we held at University of Santo Tomas last 2018. And after that, we have a graduation, a formal ceremonial activity, so that we can get the Certified Student Affairs and Services Specialist title. Wow, what an achievement, Sir Latasa. So after you have gotten all of this training now, why is it important for our students to know about the services that you can offer to them? It's very important because the school cannot function without this program, because school is composed of students. So therefore, all the students must be guided by this program, because outside the academic, this is what we call the non-academic part of the university. So the Student Affairs and Services is the one handling those activities that are not academic or part of their academic curriculum, so that their life may be synergized to their education, and after they graduate, they have future in their in the near future. So even from the time that they are just applicants, I noticed that admission is part of your function up until the time that they graduate. It would seem that Student Affairs and Services are really part of the life of a student, correct? Yes, because Student Affairs and Services, as I mentioned, all the programs of the university, not academically, so under the Student Affairs and Services. So from admission to all activities that I mentioned earlier, and until graduation, until the placement of the student, is the function of Student Affairs and Services. So dear students and parents, please take note that from the time that you're applying to your college or university, you will have to contact the Office of Student Affairs and Services. And even if you graduate, you can keep in touch with your college and university through the Office of Student Affairs and Services, because they are also involved in alumni relations. How then can students enjoy that part of their non-academic life by coordinating with your office? Of course, there are lots of activities in the school that cater under the Student Affairs and Services program. Like for example, seminars, and a scholarship, most important, because without the scholarship, the school or the student cannot enjoy their academic because that scholarship will bring them to more at ease in their payment, so there is no payment anymore. And of course, there are sports that train them not only mentally but physically. So there are lots of activities in Student Affairs and Services that student can develop their personal development, physical development, mentally development, and spiritual development. So holistic
I should say. Okay, so dear students, please take note. When you go to college or university, yes, your academics are important, but also equally important will be the integrated development of the student so that you become a holistic, or as Professor Lataza said, an integrated person. Now, what happens if you have some students with special needs? How can your office help them? Under the Institutional Student Program and Services, and under the Commission on Higher Education and the Republic Act of the Philippines, so all those who are special needs and persons with disability cannot be neglected, or it must be entertained by the school. So the student affairs and services are trained to how to handle them if they have problems in school, but more or less we are there to care or to take care of them. Okay, so once you have your condition specified already at the beginning of your studies, then you can approach your office. What happens now when they're already in school? Let's say they get into some problems or some troubles. How can your office help them? Under the Student Affairs and Services, there is what we call the Prefect of Discipline, or the Office of the Discipline, which handle all the cases or complaints of the student. But it is handled according to formation, not punitive one. Meaning, it is a school that still train them to become more professional one, so that someday if they graduate in the school, so they become professional one. How about if they have some concerns that are personal in nature, or also because there are specific needs if they are men or women? We have also the Office of Gender and Development, which take care of its right, men, women, and LGBT group. So under the Gender and Development, it is the office that also promote equal right for the said men, women, and LGBT group. And finally, when we talk about services, how can the life of a student be made more comfortable and convenient? What kind of services can be offered by your office to the students? So there are programs in the school like cultural development, like sports development, that like leadership training, that all the skills and talent of the student will be honed and will be developed, so that after they graduate from Pamantasan, or from the university, or from the school, they become professional, not only educationally, or not only in the scholarship or academically rather, but also in their particular skills like painting, dancing, singing, and the like. So all of you students there, whatever your interests are, please check out the Office of Student Affairs and Services so that you may avail of services that are available to make your student life in college or university much more enjoyable, integrated, and holistic for your development as a student and as a future professional. So, Professor Lataza, what can you say to our students and also give advice to our parents with respect to approaching and contacting the Office of Student Affairs and Services in any college or university that they may belong to? All you have to do is to know what is the contact information of the Student Affairs and Services of each particular school. If you are from the LUC or state university and colleges, or SUC and the LUC, which is local colleges and universities, so you can contact. There is always a Student Affairs and Services officers there, and you can contact them directly if you have concerns with regards to the student affairs and student affairs concern. Okay, so my dear students and also parents, please be very aware of the Student Affairs and Services office, because they will certainly make your life easier, will make those services accessible so that it will be conveniently available to you, and mostly you will develop even further as a person if you're able to enhance your education through extracurricular or extra academic programs that are provided by the office. So with that, I'd like to thank Professor Mark Lataza for gracing our program for tonight. Thank you so much, and please, your final words to our students and parents. What advice can you give to them? So don't be shy. Okay, the Student Affairs and Services are friendly people. Okay, we are trained to be
become professional in how to handle students, and always remember this, guys, okay? Think what is right, but do what is just. Yes, yeah, so with that, what a good lasting impression that has been given to us by our Certified Student Affairs and Services Specialist, Professor Mark Latasa. So, my dear students, next time if you feel like you need to talk to somebody, there's always a guidance counselor in the Office of Student Welfare. Then, if you want to join some of those trainings, want to become a leader, or you want to write for your student publication, then you have your student development offices. And finally, check out all your institutional student programs and services so that your life in the college or university will be made more convenient and accessible to you. So with that, I'd like to end our segment for tonight. And again, we'll come back right after with AAA Live here at Katipunan Channel. Thank you for watching and good night. Sige, 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 sa'yo nakita, sa'yo.
Live! Inyong napakinggan si Attorney Amihan April Alcazar. AAA Live! Naway kinapulutan ninyo ng impormasyon at kaalaman ang talakayan ng mga ekspertong nakapanayam mula sa iba't ibang larangan ng edukasyon. AAA Live! Ang AAA Live ay mapakinggan at mapanonood sa Katipunan Channel tuwing araw ng Miyerkules, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Where your academic goals will be advanced and achieved. AAA Live! Hanggang sa muling pagtatanghal.